Bandong Gusali sa Argelias, Manila. Nakilala ang biktima na si Abby Minor. Dead on arrival sa ospital ng biktima. Pero hinihinala ng mga otoridad na suicide ang nangyari dito. Pasensya na, hindi kasi talaga mawala sa isip yung nangyari sa witness namin eh. So am I fair responsible sa pagkamatay ni Abby? Don't be too hard on yourself, bro. What happened was beyond your control. Kung gusto nating makaganti kay Riley, we must find her weakness. At yun ang gagamitin natin laban sa kanya. Anghel-anghelan yung peg niya. Kunyari mabait. Kunyari perfect wife. Kaya yun yung gusto kong punteryahin sa kanya. Gusto kong i-expose kung ano ba talaga yung tunay na ugali niya. Hindi natin magagamit ang evidence na to because you planted that camera. Pero Eric! Kitang-kita naman ang ebidensya eh. I hear you, Ma'am Sophia. As much as I want to, unfortunately, hindi po talaga pwede ito. Hindi natin magagamit. Baka si Gigi pa masampaan ng kaso because Riley was unaware na may pinasok na camera sa store nila. Kung hindi mo na itatanong, malapit talaga ang puso ko sa mga kababayan nating walang makain, nahihirapan, yung mga hindi kayang protektahan ng sarili at tinatapak-tapakan lang ng ibang tao. Bakit nga pala hindi ka na nag-a-attend ng triathlon training natin? Nakakamiss kasi may tinatrain ako. Nakakamiss ka. Actually, namiss natin kita eh. Hindi naman problema yun. Pwede naman tayo gumawa ng ibang paraan para hindi natin namiss yung isa't isa, di ba? By the way, thank you for inviting us. Manang, no? Oo. Take your time talaga. Naghihintay na yung mga tao. Delayed na nga yung interview ko eh. Ayos lang po yan, ma'am. Sanay po kami sa hintayan. Lalo naman po nagmamadali. Kuya, pwede yung camera mo lang yung silipin mo, no? Hindi pati yung pagdidisiplina ko sa nai ko. Ha? Okay, thank you. May naglalang na talaga siya mag-aaral. Dana? Ha, Dana? Alis ka na. Thank you, Manang. Babe? Babe, let's go. Nakalimutan ko, may meeting pala ako with Zipco. Magpapaalam lang ako kay Riley. And mauna ko na sa car. And please, can you open the AC? Para pagdating ko, malamig na. I have to go. Hi, Madam! Maraming salamat talaga for making this possible, ah. Naku, Miss Greta. Pinakausapan lang ako ng news director namin. Tsaka, malaki utang na loob ko kay Madam Sophia. Kaya nung sinabi ni Sir, di na ako nagreklamo. Huwag na lang makakalabas, pero apprehensive talaga kaming i-feature si Mrs. Ilosorio. Attitude kasi. Kanina nga, nasampula na ng katarayan yung cameraman ko. Talaga? Naku, Madam, magtiis ganda ka lang muna. Malay mo naman, makatalisod ka ng malaking kwento dito sa episode na to, di ba? Kalma ka lang. Thank you again, ha? Text me na lang when will my episode air. Sure. Thank you. Bye. Thank you. Greta? Paano na lang kung wala ka? Pwede absent. I mean, alam mo, kung wala ka, hindi lahat ito mangyayari. Sobrang thank you kasi big help talaga to for Magnus. Ano ka ba? Di ba friends tayo? Tutulungan kita. Tsaka, alam mo, may suggestion pala ako sa'yo. Ano yun? Total, meron ka na rin namang episode. Bakit hindi mo palubos-lubusin? What do you mean? Magpa-watch party ka, invite mo lahat ng friends mo. Siyempre, malaking tulong yun para ma-hype yung episode mo, di ba? Tapos, yung mga friends mo na nasa party, mag-i-story lahat yan. Naku, Riley, napapangita ko, mag-trending ka talaga. Oh my gosh! Ang ganda ng idea mo! Alam mo, tatawag ako ng secretary ko, si Tina. Papaayos ko na lahat yan. Ano ka ba, Riley? Wag na! Ako nang bahala. Leave it to me. Grabe! Alam mo, the best ka talaga! Brilliant. Thank you!
Thank you for coming to my viewing party. Greta! Ito, scented candle para hindi ka lang awin. What's that supposed to mean? Alam mo na. Para kapag kakain ka, walang langaw. At saka, mabango din yan. In case na may sumingaw. Nakakatawa ka talaga, Greta. Anyway, thank you for this. Tara, kita tayo kay Magnus. Greta. Greta. I saved you, Sigma. Greta, thank you for always being at my wife's side, okay? And thank you for sponsoring this event. Oo naman. Siyempre, gusto ko best supporting friend ako ni Riley. Gusto ko all the best for her. Oh. Greta, you're the sweetest. The show is about to start na, ha? So everyone, please take your seats. Hi, Blair. Hi, Janet. Good to see you again, Greta. Good to see that you're here. Kuya. Yan dapat. You support family. Hindi yung puro accusations lang yung sinasabi mo sa akin. Blair, huwag mo naman isnab si Greta. Siya ang nag-sponsor ng viewing party ko, girl. Guys, start na yung show. I'm the wife of Mayor Magnus Ilusorio. Ako rin ang COO ng Capsule X and part ako ng Elite Squad. Kasama ko ang brother-in-law ko na si Jared Ilusorio at syempre my best friend Blair Escudero. Bilang wife ng isang public official, my goal is to support my husband sa lahat ng mga kailangan niya gawin. Plastic! Ate, bakit mo sinara? Nanonood ako eh. Nagkakasores ako kakatingin sa Rahilin na yan. Mahal yung kinain ating lunch kanina, kaya ayokong masuka sa kasinungulingan at kaplastikan niya. Goodness! Hinahangaan ng marami si Riley Ilusorio dahil parang nasa kanya na ang lahat. May mga pumupuri sa kanya for being the perfect wife. Iniidolo rin siya dahil sa kanyang great fashion sense. Marami ang nagsasabi na mabait daw siya at matulungin. But there's always two sides to every person. Ang totoong kulay ni Riley Ilusorio ay yung hindi nakikita ng mga tao. Yung pinagtatakpan ng magagandang write-ups at fabricated na press releases. May nakuhang video ang aming mga team from an anonymous source. Sa unang footage, kita kung paano saktan ni Riley Ilusorio ang isa sa mga kaibigan niya sa Elite Squad. Bukod doon, mayroon pang isang video kung saan makikita naman ang pagmamalupit niya sa isang batang empleyado na walang kalaban-laban. Ang babae sa pangalawang video ay si Abby Menor, dating empleyado sa Capsule X. Ilang linggo matapos ang pananakit ni Riley Ilusorio, ay nagbabalak raw mag-file ng kaso si Abby. Pero bigla na lamang itong natagpo ang patay. Ayon sa report, nag-suicide raw. Hindi totoo yan. Hindi totoo yung video na yan. Fake yung video. Wala kami kinalaman sa pagkamatay niya. Nag-suicide siya. Can you please stop that video? Janet! Janet! Please do something! Ano nangyayari? Kuya! Hindi totoo yun. Hindi ganun yung pagkatao ko. Hindi ko magagawa yun. Naiingit lang sila sa akin, kaya nila ako sinisiraan. Hindi totoo yun! Something! Stop that! Why are you taking a video of me? Pinadala ka ba ng Channel 6, ha? Kasapag ka ba nila to humiliate me?
Riley, please, tama na. Lalo mo na tayo pinapahiya. Please, upo ka na, please. Sino gumawa? Sino naglabas sa video na yan? No, no. Let's go. Hindi ko na ito gusto. Babe, paano naman si Riley? We can't just leave her here. Hindi ka ba nag-iisip? Napunod na ng buong Pilipinas ang pag-a-abuse niya at violence ni Riley. I'm sure trending na siya at kinanceled out na siya ng social media. I don't wanna be part of it. Ayoko makita sa camera. Okay, let's go. Let's go, taka lang. Look, I'm sure there's an explanation to all of this, please. Could you excuse me and my wife, please? Pakilabas na sila, please. Huwag kayo maniwala doon! Bakit kayo umalis? No! Bobong maniniwala doon sa mga fake news na yun! Marami nagkakandarapan para maging kaibigan ako! No! 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 Kylie, please! No! Upo ka na! No! No! Upo ka na! Have you gone mad? Lalo mo na pinapatrain sa mga tao na may anger management issues ka. Pag ito naka-apekto sa campaign ko, malilintikan ka sa akin, ha? Seriously, Magnus? Yan pa sasabihin mo instead of comforting me? Tatakutin mo pa ako? Hindi kita tinatakot. Sinasabi ko sa iyo yung gagawin ko pag nangyari yun. Besides, you brought this to yourself. Stop playing the victim. Sawang-sawa na ako, linisin ang mga kalat mo, Riley. That's my girl. Ma'am Sophia, hindi po ba kayo nag-guilty? Guilty saan? Na napahiya si Riley. Why should I feel guilty? We both know she deserves it. I'm not talking about Riley, Ma'am Sophia. Si Gigi po. Nialagay niya ang sarili niya sa panganib sa ginagawa niyong dalawa. Mas smart na si Gigi ngayon. Alam na niya kung anong ginagawa niya. Eh, paano po pag nalaman ni Ma'am Luisa ang ginagawa ng anak niya? Sa tingin niyo po ba papayag si Ma'am Luisa? Kaya nga, kahit na anong mangyari, hindi dapat malaman ni Luisa ito. Eh kasi, di ba, ang mga true friends, walang iwanan. Kung na lang yung naiwan, lahat sila in-abandon na ako. Pati asawa ko, iniwan din ako. Alam mo, Riley, naaawa ako sa'yo. Sobrang unfair ng ginawa nila sa'yo. Sobra as in. Kung ako nasa posisyon mo, lahat ng bisita kanina, paplantsahin ko yung mga para mawala yung gusot sa mga ugali nila. Yan yung na-feel ko kanina, Greta, pero wala na. I'm ruined. Riley, makinig ka sa akin, ha? Huwag mong kaawaan yung sarili mo. Kung hindi ka kayang tulungan ni Magnus para parusahin yung mga gumawa sa'yo nito, pwes kumilos ka. Kumilos ka na ikaw mismo ang gagawa. Huwag kang maging talunan. Kaya mo namang lumaban, di ba? Kaya mo, di ba? Tama ka. Hindi ko hayaan palagpasin lang gumawa sa'kin ito. Bakit? Kilala mo kung sino gumawa na sa'yo nito?
puti mong gumawa sa akin ito, Eric. Gusto niyang gumante. Dahil pati yung away namin lumabas sa video kanina. I will make sure na pagbabayaran niya ang ginawa niya sa akin for ruining my reputation today. Tama yan. Kung magiging talunan. Waging-wagi naman yung plano nyo ni Tita Sofia. Akala siguro nung Riley na yan, sikat na siya. Eh di ano, pahiya siya ngayon. Hindi lang siya sikat, viral na viral pa siya ngayon. Sobra as in. Ang daming ang gustong rumesbak sa kanya dahil sa mga pinagagawa niya kay Abby. Kaya kung ako sa kanya, magpapalagay ako ng mata sa batok. Para alam ko kung sino susugod sa akin patalikod. Tama ka dyan, eh. Eto. Minus 2 na sila sa akin. So, 3 na lang. Para makuha na namin ni Nanay ang mustisya. Are you sure na nandito si Allison? Nakausap ko yung manager kanina. Sabi, pupunta daw dito today para mag-pull out ng damit. Ang kapal ng mukha, di ba? The nerve of her na kumuha pa rin ng damit dito. But technically, she's still part owner ng Capsule X. But that's beside the point. So, what will you do pag nakita mo siya? Gosh, Riley, huwag ka naman sana maging feral. Ayoko na masama sa isang kahihiyan pwede. Don't worry. Kakausapin ko lang naman siya. Papaaminin kong siya yung nag-expose sa akin. Then I'll give her a chance to apologize. Is that Allison? Out! Tama na ho. Huwag mo akong pakialaman. Pinapasweldo lang kita. Pinagtitinginan na po kayo ng mga tao. Baka makasira sa inyo at kay Mayor. Hindi pa ako tapos sa'yo. You better watch your back. Bakit nandito ka pa? Gusto ko lang malaman, ikaw ba talaga may pakagal ng spy cam video? Sabi ngang hindi, di ba? Kung ano man nangyari sa kanya, that's her karma! Pero wala akong kinalaman dun, okay? Matagal na akong nananahimik sa mga kasamaan na nalalaman ko kay Riley. Matagal ko na siyang gustong gantian. Pero I kept my mouth shut dahil ayokong masaktan ako ni Magnus. Ayoko siya magalit. Pero dahil sa ginawa niya ngayon, pinagsisisihan mo na pinrotektahan ko siya. Now, kung may evidence man tulad ng spy cam video na yon, I will make sure na ako mismo gagawa ng paraan para ma-expose siya sa public. Sisiguraduhin ko na mapapahiya talaga siya. If it's not for Greta, this interview will not be possible, okay? Huwag mo naman isnob si Greta.
Siya ang nag-sponsor ng viewing party ko, girl. Huwag niyo nang patagalin. Kamusta ang results ng street poll na pinagawa ko sa inyo? Mayor, naapektuhan na po kasi ang poll ratings niyo dahil sa iskandal ni Ma'am Riley. Then do something about it! Na yan, ano pong ginagawa niyo dyan? Naglilinis ako, isasama ko sana itong kwarto, nakakandado. Ano ba nasa loob niyan? Storage room po natin yan. Kaso di ba ayaw natin na madumi tsaka na makalat. Kaya nilak na lang po namin. Di pa nga nakakagit over yung mga tao sa pagwawala mo sa hotel. Tapos ito ngayon, sinugod mo si Alison, hindi ka na nadala. Kung alam ko lang na ikaw ang papabagsak sa political career ko, dapat mong pakatain iwan. Saan ka pupunta? Sa kapit mo? Bakit may ganito si Chi-Chi?